have to file libel cases against him. Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako, si Kabibig, maglebak-lebak ka ta. With evidence, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe and click that notification bell, okay? Ito na mga kabibig. Kumpirmado na talaga. Walang kawala na si Trillanes. Kasi ito na kabibig, magsasampa na talaga ng kaso si Pangulong Duterte para itong si Trillanes ba magtanda. Diba noon, parang pinalagpas lang ng mga Duterte, pero ito ngayon hindi na talaga. Kasi sinali na niya ang mga anak, pati asawa ni Pangulong Duterte. Eh para matagam, sa Bisaya pa, para matagam Katrililing, ay sampahan ka na ng kaso. Oy. Naku, ang chika-chika mga kabibig, pati daw asawa ni VP Sara, ang magsasampa na rin ng kaso kay Trillanes. So paano na yan mga kabibig? Si Pangulong Duterte kasi ay nag-join sa live ni Sal Panelo at gusto humingi ng opinion si Pangulong Duterte kay Sal Panelo kung okay ba na sampahan ng kaso si Trillanes. Eh parang ramdam ko ang galit ni Pangulong Duterte, parang sumusobra na si Trillanes. In fact, private citizen naman si Pangulong Duterte ngayon, so may karapatan na siyang magsampa ng kaso kay Trillanes. At eto pa ang nabulgar kabibig. Sinabi ni Pangulong Duterte na itong si Trillanes, may amo ito. Oo, kasi wala namang pera yan si Trillanes eh. So, nako, ang binulgar. Si Bongbong Marcos daw ang amo ni Trillanes. Ang Malacanang daw di umano ang amo ni Trillanes. Tapos itong si Sal Panelo, may binardagulan din si Noli Di Castro. Oo, mga kabibig, sinupalpal din ni Sal Panelo itong si Noli Di Castro na jumoin sa group para ibardagulan din si Pangulong Duterte. Ay nako, Noli Di Castro, ikaw nga, hindi ka epektibo na vice presidente. Umupo ka lang dahil sikat ka. Dahil sa inyong magandang gabi, bayan. So panoorin nyo ito ha, na si Sal Panelo at Pangulong Duterte ay nag-usap. Panoorin nyo, himay-himayin nyo, intindihin nyo, para ma-realize nyo kung kailan siya kakasuhan si Trillanes. Watch this video. Tumatawag ko si PRD. Mr. President, kinukumusta ka? Kinukumusta ka ng mga kababayan natin? Naka-live tayo sa TikTok. Nagla-live ako nung pumasok ka. Sabi nila, kumusta ka na raw ba, Mr. President? Mabuti naman tumawag ako sa iyo kasi yung nungalingan ni Trillanes, gusto kong i-consulta kasi I have to file libel cases against him. Ikaw mo yung abogado. So, para baka sabihin ng tao, totoo. Ni sabi ko na isang kapiting doon, wala. Oh, totoo yan. Alam nyo, pinapaliwanag ko ngayon dito sa TikTok ko ngayon na walang... Sabi ko nga eh, kung totoo yan, I will ask my daughter to resign as vice president. At yung anak ko, mayor, mag-resign dapat. Dapat lang kung totoo. At ako, wala naman akong posisyon. Pero ngayon, para... ayaw ko na lang magsalita sa ako mag-file ng kaso. Patunayan niya sa korte kung puro ka balastugan na figures. Wrong spelling pa yung anak ng patuti. Wrong spelling pa? Ano alin ang wrong spelling? Ano ba na yung wrong spelling niya? Alin ba? Alin ang wrong spelling doon? Yung kay Hanilet, kulang ang N. Yung kay Paolo, kulang U. Eh wala. Eh anong gusto mong gawin ko? Papayala mo ng kaso? Sa iyo. Presidente Duterte, naka Facebook Live ako. Naririnig ka ng taong bayan. Ito totoo man.
Ay, siya nga pala, tinatanong nyo nga pala nila, saan ka daw ba nagpunta kahapon? Alas dos na madaling araw, pagkalis natin doon sa, ano, sa Kongreso. Alam mo, asawa ko nandito, naghintay eh. Pero papaalis na rin siya nalit ngayon gabi. Ah, pero teka muna, hindi ka na nagpunta sa kainan? Hindi ka na nag-dinner? Hindi ko na talaga kaya. Ah. Biro mo ilang oras yun, 12 hours para to. Anong 12 hours? Hindi lang 12 hours yun, 14 hours. Ah, 14 hours. 14, kasi nag-umpisa tayo ng alas 10, eh natapos tayo alas 2 sa madaling araw. Paano? Di 14 hours. Hindi ko makakalain na sa edad ko nito, kaya ko pa rin maglagalag. Hindi, alam mo, sabi ko sa kanila, eh waking hours mo yun eh. Ikaw gising na gising ka. Ayun, doon ako nakalamang. Eh po, ako... Night person ako. Ako nga eh, falling asleep na, nakakatulog. Buti nga hindi ako nakita ng quad chairman. Baka nasabi ako, oy, huwag kang matulog dito. Nakatulog nga ako ng ilang minuto. Ako wala naman sa awa ng Diyos kasi night person na ako. Tinatanong nila, bakit daw gusto mong sunggaban si ano, si Trililing, Trillanes? Hindi, alam mo, sa totoo lang, somebody should teach him a lesson in life. Nasanay kasi siya yung magkudita, kung ano-anong kalukuhan ang pinapasok niya sa buhay niya. Manira ng ibang tao, sirain yung puri, bali, and he gets away with it. Now, it's about time na kailan bigyan siya ng leksyon. Total, ito naman, ang kalaban niya, ang totoo eh. Eh, di umano yun, yung kanyang sumaray puro figures. Eh, ang bangko ang magsabi kung mayroon o wala. Eh, korte yan eh. Tsaka niwala nga siya, Sir President. Dapat malaman na to tao totoo kiti. Lalo na si Inday. Sabi ko nga, fake na fake yun. Kasi unang-unan, hindi mo alam kung anong bangko yun. Tsaka wala naman magbibigay ng bangko ng gano'n. May secret. May secrecy. Secrecy law. Pati kung totoo man yun, secrecy law pa rin. Tsaka nga pala, binanatan kanina ulit ni Castro. Wala ka daw isang salita. Bakit daw? Sinabi mo, sasayang ka ng waiver, tapos kinukontra mo. Kaya binira ko siya. Oy, sabi ko, Noli, ikaw ang pinaka-inutol na vice presidente ng bansa eh. Nagsasalita ka na hindi mo alam. Alam mo ba ako na yung waiver ni Presidente Duterte? Matagal niya nang ginawa yon nung 2016 pa. Kinover mo pa nga ako ko. Di ba nagbigay ka ng waiver? Tanda mo yung waiver? Kaya lang hindi ka ako nirelease kasi joint account yung isa eh anak niya. Kaya yung bangko, hindi ni-release. Pero sa totoo lang, pina-release niya pa rin, ang laman ng kanyang bangko ay 15 or 16,000 pesos lamang. Hindi ba? Hindi ba lang yata? Eh, kailan na ano? Kailan nga po lang balik mo sa Davao? Baka bukas siguro matulog ba ako? Oo, dapat talaga matulog. Pero bilib na bilib sa iyo lahat ng mga tao to, talagang... Ayaw mo pa umuwi eh. Basta gusto ko lang naman lumabas yung totoo. Ito, truth, yan lang, one word. Ano ang katotohanan? Dapat ilabas, lalo na kay Inday. Kasi nandiyan pa siya sa politika. Si Pulong, pati si Basti. Oh, pero especially Inday, yes. Kasi national siya. Teka muna, Presidente Duterte, sabi nila hindi ka na raw tatakbong mayor? Alam mo, alam mo sa totoo lang, Sal. Retired na, matanda na ako, retired na ako. Pero hindi naman matanda na, kita ko naman pa... 73 lang eh. Pilipinas na kagabi. Ang galaw ko, pero yun, 14 hours yun. Kaya ayaw, gusto ko na magpahiga. Kaya lang, sa ganitong takbo, eh, kati itong si Terlianes, talagang mukalakad yan, sponsored yan. Hindi kagalaw yan ang gano'n yan, walang pera yan. Ewan, nagtataka ako bakit
ang Malacanang na ginagawa naman na, wala naman kaming kasalanan sa kanila, hindi naman ako nag-attack kay Presidente. Pero alam ko na si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. So, pagka ganun, mapipilitan akong tatapo uli ng mayor. So, balang araw, baka sila o manalo o talo, makikita na lang kami sa politika. At tingnan natin kung ano ang sa what lies ahead in the future. Kailangan mo ng liberate. Sige, pag hindi kawawa ka, magmuka agang tanga. Kagaya ngayon, kung wala kang, kung hayaan mo lang ng ganun, totoo it, matatapos ka sa buhay na ito na ganun ba, pero magdula talaga ng tao. Kaya dapat ang mismo ang mga bangko, pati ang gobyerno magsabi, hindi ako magsabi, hindi ko sila turuan, ilabas lang nila kung anong totoo. May pira ako sa bangko. So narinig nyo na kabibig, diba? Maghintay na lang tayo kung kailan magsasampas pa ang Duterte. Ilang libel counts kaya? Kasi ang chika-chika 65 libel counts. Tapos yung kung convicted ka sa libel, 65. Tapos yung libel is 1 year daw di omano or ilang years ba yan? Times, for example, 1 year times 65. 65 years makukulong si Trillanes. Eh, matanda na si Trillanes. Paano niya? 100 years old na lalabas si Trillanes sa kulungan. Nako, maghintay-hintay tayo ha. Maghintay din tayo sa official statement ni Trillanes tungkol sa issue na ito. Baka meron din siyang ibubulgar. Nako, labasan na ito ng baho. Baho na totoo ba or hindi. Pero si Pangulo Duterte talagang porsigidong kakasuhan na yan si Trillanes para daw magtanda. Para naman yung mga estelo ninya na o yung iba kakasuhan ni Trillanes na libel, eh baka ngayon ay ma-experience din ni Trillanes kung ano ang feeling makasuhan ng maraming libels. Libel ni Pangulong Duterte. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!